ang nagpaiyak nako sa napakaraming netizens, mga momshi, at kasama na po kami diyan, ha. Apet Cruz, welcome po sa Magandang Buhay. Hello Apet, hi, welcome. Apet. Hi Apet. Magandang buhay po sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood. Parang ako rin naiiyak kasi talagang hindi ko akalain na aabot po sa ganito kalayo yung isang simpleng mensahe na ginawa ko para sa ating mga bayaning frontliners. Napakagaling mo, Apet! Oo, karapat dapat, Apet, na ikaw ay umabot sa kung ano man tong inaabot mo ngayon. Ano? Pero ang tanong ko lang, paano mo to naisip o anong naramdaman mo nung bakit gusto mo itong isulat? At lahat kami ay sapon na sapon dito sa ginawa mong tula na maraming naiyak at talagang very inspirational. So, ang daming na-touch na hearts, especially yung frontliners, especially kaming mga netizens din. Yung crisis po kasi na pinagdadaanan natin ngayon sa buong mundo, first time nangyari. Talagang na dito sa pagkakataong ito, pinahinto ang lahat ng pagkakataon. Ano, ang mga tao, may pera ka man o wala naman siyang value ngayon. Kasi kahit marami kang pera, wala naman silang mabilan kasi sarado ang mga tindahan. Kahit maganda ang sasakyan mo, wala ka namang mapupuntahan kasi sarado lahat at naka-lockdown. So ang daming realization. Pero ang gusto kong ma-realize ng maraming tao, lalo na dito sa ating bansa, merong bida dito na nagsasakripisyo habang tayo'y nasa loob ng ating bahay. May mga bayaning frontliners na buong buhay nila itinataya nila para matapos lang itong laban nito. At deserve nila na bigyan ng mataas na uri ng pagkukubay at pagkilala. Oo, totoo yan, Apet. Saka, sorry, may gusto lang kay Dugtong. Napakaganda nung mensahe na tayong mga nasa bahay ay nagagawa pa nating magreklamo. Eh, yung ating mga frontliners, ang mga paa nila na, ang isang paa nila ay nasa hukay. Pero patuloy silang pumapasok araw-araw para harapin ito, di ba? So tayo mga nasa bahay, talagang ipagdasal na lang natin sila kaysa tayo po ay nagrereklamo pa na hindi tayo makalabas o kung ano man yung konting pangangailangan na sana ibigay na lang natin yun sa mga frontliners. Tama. Lahat ng mga nasa sulat mo, Ape, talagang pasok talaga sa mga puso ng lahat ng nararamdaman ngayon ng mga tao. At ito nga, sa lahat ng mga na-inspire mo, na-touch mo, ano yung pinaka-tumatak sa'yo? Actually po, dalawa yung hindi ko makakalimutan na message. Meron akong isang mensahe nakuha sa mga doktor at nurses ng RITM. Nung unang lumabas yung video, nandun daw sila sa lobby nung kanilang ospital at pinanood nila yung aking video at lahat sila ay umiiyak at lalo silang nagkaroon ng dahilan para ipagpatuloy yung kanilang kinagawa. Pangalawa, yung PNP po ay tumawag sa akin, yung Philippine National Police, at gagamitin nila yung aking video para maging inspirasyon sa kanilang campaign na huwag lumabas ng bahay kasi ang daming buhay na nagsasakripisyo para sa ating lahat. So siguro gawin natin yung part natin. Napakasimple lang naman ang hinihingi nila sa atin. Stay at home at hayaan natin sila na labanan ito, ipagdasal natin sila, and I'm sure malalagpasan natin itong lahat. Yes. At syempre, Apet, gusto ko lang sabihin sa'yo na very blessed kami na nandito ka sa Magandang Buhay. Pinaunlakan mo kami. Yes. Salamat. Talaga kayo wag mo sabihin ako. Dahil amazing talaga yung ginawa mong tula para sa ating mga kababayan. Pangarap ko po talaga na mapunta sa Magandang Buhay dahil araw-araw ko po ba yung pinapanood. And how ironic kasi hindi ko akalain na sa gitna ng ganitong krisis, sa gitna ng ganitong problema, ito pa yung magiging way para makasama ko po kayong tatlo na iniidolo po kayo dito sa amin sa Nueva Ecija at sa buong Pilipinas. Thank you. Maraming salamat at magandang umaga sa lahat ng Nueva Ecijanos. Yes. Apet, nung narinig mo nga kanina yung VTR mo, yung sinasabi mo yung tula, naiiyak ka na rin, di ba? Kasi isa ka rin kasi sa mga LGU na mga frontliners. Kamusta naman ang COVID-19 dyan sa Nueva Ecija? Meron na pong mga naitalang kaso. Actually, mamayang alas 10 ay mag-a-update po ang aming governor sa kung ano na po ang kasalukuyang estado ng bilang ng mga kaso. Pero
nananatiling panatag ang aming mga kababayan dito sapagkat nakikita po nila yung effort ng pamahalaang panlalawigan na ang unang prioridad ay siguraduhin yung safety ng mga frontliners. So i-provide po talaga ng provincial government yung mga PPEs, lahat ng mga kailangan nila. Pangalawa, yung pag-disinfect sa maraming mga lugar. At syempre, yung tulong at ayuda sa mga barangay na higit na nangangailangan. Tuloy-tuloy po yung relief operations ng Kapitolyo. Ayan. Okay. Ito pa, Apet. Ano ang pinakamalaking hamon na hinaharap nyo dyan sa, ng mga LGU frontliner sa bawat araw? Siguro po ay number one yung disiplina ng tao. Marami pa po talaga ang hindi kayang sumunod. Siguro ay bibigyan ko rin sila ng katwira na baka kaya talagang lumalabas sila ng bahay dahil wala silang makain, wala silang nakita, kailangan nilang lumabas. Pangalawa, yung pong mga tao na sa mga panahon na ito sa gitna ng krisis ay hindi pa nakukontento at nakukuha pang magreklamo sa effort na ginagawa ng LGUs. Kasi ang panawagan ko nga po sa lahat, hindi po ito pasikatan ng mga mayors. Huwag po natin silang ikumpara na si mayor ganito ay nagbigay ng ganito, kami naman against. Kasi wala na po sigurong panahon ngayon para sa korupsyon. Lahat na ng pondo talagang ilalaan para ibigay sa taong bayan kasi lahat naman po tayo nangangailangan. Mayaman o mahirap, may pangangailangan sa mga sandaling ito at siguro ang maitutulong na lang natin, let us be united, magkaisa tayo at sigurado ako bukas ay bukas makalawa sa mas malapit na panahon, lahat tayo ngingiti dahil tayo nakaligtas sa COVID-19. Ayan, ako. Napakagaling mo rin magsalita, Apet. Pero ito,